Okay, let's start our lesson for today. So this is the first lesson for the midterms. So we'll be starting with the schools of thought in criminology. Actually, madaming schools of thought, madaming theories involved in criminology. But let's first focus on the three major schools of thought in criminology. Okay, pasuyo ako, paki-mute na lang yung mga phones nyo, paki-check. Yun, sige. Okay, so schools of thought in criminology. Oh, criminology as a discipline is recent, but its foundations date back 2 centuries ago, built by people who may be able who may be called early criminologists. To better understand current criminological theories, it is essential to be familiar with these people's contributions and early approaches. So, yung isa dun sa mga pinaka naunang school of thought, mga kumbaga foundation natin sa criminology is called the classical school. So, the classical school of criminology is a broad label for a group of thinkers of crime and punishment in the 18th and early 19th centuries. So, this is around 1700 to 1800. Okay. Its most prominent members was Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. Siguro familiar kayo sa, narinig nyo na yung dalawang pangalan na yan kasi sections natin yan. Ibang section sa first year, di ba? May section Beccaria, may section Bentham. So they both shared an idea that criminal behavior could be understood and controlled as an outcome of a human nature shared by all of us. Pag sinabi natin nature, it means natural. Natural, kumbaga, taglay na natin. Katangian na talaga natin yan. Pinanganak tayong may ganyan. Okay, human beings were believed to be hedonistic, acting in terms of their own self-interest but rational, capable of considering which course of action was really in their self-interest. Kumbaga, ang tao daw ay kumikilos, gumagawa ng isang act dahil gusto niya, dahil makikinabang siya sa ganitong kilos, sa ganitong act. Okay, at gagawin ko, at hindi ko gagawin to kung hindi ko naman naisip. Kumbaga, lahat ng ginagawa ko ay naisip ko. Hindi pwedeng sinulsulan lang ako o narinig ko lang, ganito, ganyan. Hindi siya ganun. We decided to do that act. Ganun daw ang tao. A well-ordered state, therefore, would construct laws and punishments in such a way that people would understand peaceful and non-criminal actions to be in their self-interest through strategies of punishment based on deterrence. Kumbaga, hindi lang gagawa daw ng punishment ang isang state, ang isang bansa, base sa deterrence, kung saan mas mapipigilan natin ang paggawa ng iba pang mga krimen. Later on, we'll discuss more on deterrence. Dito muna tayo sa classical school. So, most classical theories of crime causation make certain basic assumptions. Ito daw yung mga assumptions, yung tingin nila na meron na talaga yung tao. Okay, pakibasa nga. Pascual, Allen. Pascual? Wala. Pangilinan, Angelo. Wala din. Lansangan, RB. Wala din. Makapagal, no. Bernadette. Oh, sige, Lansangan. May, yung major principle ba? Major principles of the classical school. Most classical theories of crime causation make certain basic assumptions. Among them are: human beings are fundamentally rational and most human behavior is the result of free will coupled with rational choice. Okay, yun muna. Pag sinabi nating rational,
nag-iisip ng may rason. Okay, as in legit na ginagamit nila yung pag-iisip nila, rational. Meron bang taong hindi rational? Sige nga, kahit sino, meron bang taong hindi rational sa tingin nyo? Yung hindi nag-iisip pero kumikilos. Wala po. Wala. Lahat ng tao, rational. Paano yung mga baliw? Meron daw, sabi ni Hipolito. O, example nga, sinabi ko na, yung mga baliw, yung mga may sakit sa pag-iisip, di ba? May ginagawa sila, pero hindi nila alam na ginagawa nila yun. O yung mga bata, alam natin na pwede lang nating bigyan ng punishment ang tao na 18 years old pataas, yung mga nasa legal age na. Pero kapag below 18, hindi talaga, hindi pa sila pwedeng parusahan in such a way na kaparehas doon sa mga punishment ng matatanda. Yung pagkakulong, di ba? Kung ang 10 years old ay nakapatay, hindi naman siya makukulong. Bakit? Kasi nga, hindi pa nila alam yung ginagawa nila. Yun yun. Pero dito sa classical school, sinasabi niya, lahat ng human beings ay rational. Okay? Ginagawa nila ang isang bagay kasi meron silang free will. Malaya silang gawin yung gusto nila. At yung kalayaan na yun, ginagamit daw nila yung pag-iisip nila. Okay? Yan yung sinasabi sa classical school. Okay? Pain and pleasure are the two central determinants of human behavior. Pain and pleasure. Kung makikinabang ka ba o hindi sa isang act. For example, kapag ikaw ay nagutom, ano ang gagawin mo? Siyempre, kakain ka, di ba? Kapag ikaw ay nagutom tapos nagnakaw ka para makakain, makikinabang ka pa rin, di ba? Kahit na may ginawa kang krimen, pero nakinabang ka pa rin. Yun yung pleasure. Kasi nga, makikinabang ka, may mabuting maidudulot sa'yo yung act na yun. Regardless kung legal man siya o hindi. Yung pain, of course, yung masasaktan ka. Di ba? As humans, we do not want to experience pain. Di ba? Kanyari, ayaw mong hawakan ang mainit na takure pag nagpainit ka ng tubig. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pot holder, di ba? Para yun ang gamitin mo sa paghawak doon sa takure para hindi ka masaktan. Okay. Ganun din sa iba pang matters when it involves decision making. If a certain decision will cause you pain, hindi mo to, kadalasan na, hindi mo to gagawin. But if a certain decision will cause you pleasure, mabibigyan ka ng kaligayahan, makikinabang ka doon, gagawin mo siya. Okay, kaya yun daw ang pinaka nagde-determine ng behavior ng isang tao. Okay? Punishment, a necessary evil, is sometimes required to deter law violators to serve as an example to others who would also violate the law. This is one type of deterrence. Meron kasi type tinatawag na specific deterrence and general deterrence. Yung binasa natin, that pertains to general deterrence. Yung may gagawin tayong example para hindi na siya pamarisan ng iba, para hindi na siya tularan ng iba. Okay. Sabi nga dyan, in order to serve as an example to others who would also violate the law. Kunyari, yung isa, nakita nyo na nakulong dahil nagnakaw, kayo na nakita yon at nag-a-attempt din kayong magnakaw, mapapaisip na kayo. Pag nagnakaw ako, baka mahuli ako at matulad ako sa kanya, makulong din. So, mapapaisip ka. That is general deterrence. May gagawin ka lang example na isa, majority na, o yung karamihan ng makakakita na, ay hindi na gagawin yun. Napipigilan na, de-deter na ang criminal or delinquent behavior. Okay. Next, pakibasa. Bernadette Makapagal.
Absent? The sige. Principles of right and wrong are inherent in the nature of things and cannot be denied. Okay. Root principles of right and wrong are inherent in the nature of things. Ano bang inherent? Ano ba ibig sabihin nun? Ano siya? Yun yung natural na sa kanya. Yung meron na talaga siya nun. Kumbaga, sabihin na natin, namana na niya. Pagkapanganak sa kanya, meron na siyang ganong katangian. Okay. Sabi nga, the root principles of right and wrong are inherent in the nature of things. Alam na daw talaga ng tao kung ano ba ang tama at mali. Okay? Kumbaga, hindi na ito kailangan ipaliwanag sa'yo sa school. Hindi na ito ay kailangan ipaliwanag sa'yo ng kahit sino. Alam mo na raw agad kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hindi na, parang ito, lahat ba kayo nabasa nyo na ang revised penal code patungkol sa murder? Yung totoo, may nakabasa na ba ng revised penal code at binasa niya yung section or yung article patungkol sa murder? I doubt na lahat kayo ay nabasa nyo na yon. Siguro yung iba, pero hindi lahat. Pero, kahit hindi nyo pa nababasa yon, I assume, alam nyo naman na illegal ang pagpatay. Tama ba? Illegal nga ba yun? Diba? Ang galing. Sumagot ang lahat. So, yun. Tama. Illegal. Nabasa nyo man o hindi yung revised penal code kung saan nakalagay yung article patungkol sa murder, homicide, at iba pang uri ng pagpatay, alam nyo na masama. Ganyan yung sinasabi sa classical school. Okay? Right and wrong, its principles are already inherent. You know that already. Kaya lahat ng gagawin mo, alam mo kung tama at mali. Kasi nga, una pa lang alam mo na eh. Diba? Society exists to provide benefits to individuals which they would not receive in isolation. Makikinabang daw ang bawat isa kapag may kasama kang iba, kapag member ka ng society. At may mga bagay kang hindi makukuha kapag ikaw lang mag-isa. Diba? May kasabihan nga, no man is an island. Ibig sabihin, kailangan talagang may kasama ka. Okay? So, when men and women band together for the protection offered by society, they forfeit some of the benefits which accrue from living in isolation. So, people, they join together, diba, sa society, and they forfeit. May mga napapabayaan na sila o may hindi na sila natatanggap na benefits kapag mag-isa. In short, may benefits kapag mag-isa. Walang magugulo sa'yo, di ba? Pero kapag magkakasama na kayo, meron kayong mga benefits na hindi na tinatanggap. Dahil nga may kasama ka ng iba. Kumbaga may kapalit. May advantages at disadvantages ang may kasama. May advantages at disadvantages din kapag ikaw lang mag-isa, if you are isolated. But when you are living in a society, you are forfeiting your benefits sa pagtira na mag-isa. Okay. Certain key rights of individuals are inherent in the nature of things, and governments which contravene those rights should be disbanded. May mga karapatan ang tao. Alam niyo yan. Karapatan bigay ng Diyos, karapatan bigay ng Estado, ng ating state, ng ating bansa. May mga gobyerno nga lang, may iilang mga gobyerno na hindi na ibibigay yung mga sinasabing natural rights ninyo. At ang sinasabi dito, yung mga ganung klase ng gobyerno, dapat mawala na, dapat daw i-disband sila, dapat daw silang alisin. Okay? Crime disparages the quality of the bond that exists between individuals and society and is therefore an immoral form of behavior. In short, crime is immoral. Crime is illegal, di ba? So, hindi kasi lahat ng illegal, hindi kasi lahat ng legal ay moral. Okay? Kaya may mga bagay na illegal, pero may mga bagay na immoral, pero legal. Gets nyo yun? May mga bagay na immoral, pero legal.
So, okay. Okay. So, prominent members of the classical school. We have Cesar Beccaria. Nabanggit natin siya kanina na isang ang section, mga ibang first year, diba? He was an Italian philosopher and economist, best known for his treatise on crimes and punishment. This is actually an essay na ginawa niya. Yan ang title niya, On Crimes and Punishment. He is also considered as the father of the classical criminal theory or father of criminology. Yan ang papa niyo. Okay? Yan di papa niyo, si Beccaria. Father of criminology. Okay? Based on his theory, ang mga nandun ay free will, rationality, and manipulability. We also have Jeremy Bentham. So Jeremy Bentham was an English philosopher and lawyer best known for the theory of utilitarianism. So papa nyo rin to, father of utilitarianism. Okay. Ano ba ibig sabihin ng utilitarianism? The greatest good for the greatest number should be applied. Yung pinakamabuti sa majority ang dapat na gawin sa isang society. Gets nyo yun? For example, kung majority sa, kunyari ito, no? Majority sa klase nyo ay working student. So, sabi namin, sige, mag-evening classes na lang tayo. Para yung mga nagtatrabaho, makakapasok sila ng umaga tanghali, tapos tayo, magkaklase tayo ng gabi. Ginawa natin ganun. Kasi, for example, 47 out of 50 students na enrolled dito ay working student. Nag-gets niyo ba? Dahil majority, ganito ang sitwasyon na working students, kaya nag-decision tayo na gawin na lang evening classes. Kasi makikinabang ang majority. The greatest good for the greatest number. Yun yung utilitarianism. Kung ano ang mas makabubuti sa karamihan. Okay. He planned the Panopticon Prison. Pan means all. Gets nyo? Pan and optics. Yan ang root word ng panopticon. Pan tapos optic. Pan means all, lahat. Optics pertains to your sight. Yung refers to sight. Pagkita, pagkakita. Okay, kaya pag sinabing panopticon prison, it literally means all seeing. Nakikita ang lahat. Sinong may idea? Ano kayang itsura ng prison na nakikita mo ang lahat? Sige nga. Sige, puro na yung CCTV, ma'am. Puro CCTV. Remember, Jeremy Bentham was patay na ito. Patay na itong taong to. Matagal na siyang nabuhay dito sa mundo. Wala pang CCTV nun. Paano kaya? Nung naisip niya ang, nung dinesign niya ang panopticon prison. Siguro sa panahon ngayon, pwede yan. Puro CCTV, walang blind spots. Pero noon kaya, paano? Yung mga nagsiship po na guards. Mga nagsiship po na guards. Nagsiship? Opo. Anong ship? Palit-palit. Shift. Ships. Shift. Opo, yun po. Paanong shifting? Halimbawa po, sa umaga, hindi po siya naaayusan ng mga guard. Mm-hmm. Actually, lahat naman talaga ng oras, merong guards. Hindi pwedeng may oras na wala. Kaya nga, kahit na nakabreak yung iba, may guards pa rin. Oh, paano? Paanong monitoring? Sige, mabalot. Paanong monitoring? 24 hours, ma'am, ano? Binimonitor. Paano nga? Paanong monitoring? Paliwanag mo yung monitoring na... Pag sinabi kasi monitoring, bantay, di ba?
O, yung isa sabi niya, CCTV. Kaso ang problema, wala pang CCTV nung naisip itong panopticon prison. Oh, may guards. And, ma'am. Lagi namang may guards eh. Saan siguro may surveillance station? Ah, sige, si ano mo na? Si Prince. Iisang room lang po lahat ng prison. Iisang room lang lahat ng prisoners. Opo, ma'am. Tapos lahat po ng mga prisoners nandito sa room na yan. Tapos yung nagbabantay po, yun, kita niya po lahat. Okay. Sa isang room. Okay. Si Santa Maria. Siguro, ma'am, may surveillance station po sila. Anong surveillance station? Anong ibig mo sabihin? Nagkita po lahat. Sa isang prison. Sa isang? Sa isang prison po. Sa isang area lang. Ganun. Nakapuesto sa isang lugar yung mga prison guards. Oh, yung prison officer. Tapos? Oh, nakapuesto sila sa isang lugar. Tapos? Di ba meron pong surveillance station? Bali po, namomonitor po lahat ng mga prison na nandun. Paano ka nagsasurveil? Nagsasurveillance? Ano, ma'am? Nasa site lang nila. Without any technologies, like CCTVs. Parang so, guards. Nakapuesto nga sila sa isang lugar. Tapos kita nila. Paano nga nila nakikita ang lahat? Yun ang tanong eh. Ano po, ma'am? Ginagamitan po nila ng malakas na ilaw. Parang tinututukan po sila ng parang malaking flashlight, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Parang ganon. Nakakita na ba kayo ng prison? Kahit sa movie lang. O jail. Yes, ma'am. Madaming selda. Diba? Sa Pilipinas, ang selda, madaming tao. Tama. Sa ibang bansa, solo nila yung mga selda. Depende rin sa bansa. Gawa saan yung selda? Gawa po sa bakal. Bakal. Tapos, gawa din sa concrete. Tama, concrete at bakal. Makakakita ka ba? Makakatagos ba yung paningin mo sa bakal at konkreto? Hindi. Hindi mo. Oh, sirit na. Itong panopticon prison, it's made of glass. Yan ang design. Actually, itong panopticon prison, it was not built kasi masyado daw magastos. Totoo naman, buong building gawa sa glass. Diba? Pati yung syempre, diba, ano yan eh, bilog siya. Nasa gitna ang tower guard. Or guard tower, sorry. Nasa gitna ang guard tower. Tapos salamin ang selda. So, kita mo, literal, nakita mo ang lahat. Pati yung pagpupo niya, pati yung pagwiwi, kung sinong nagsasalita, pagtulog. Yun, kita mo lahat. Kaya nga, diba, all-seeing. Yun. Kasi gawa daw yun sa glass. But again, this was not made into realization because mahal siyang gawin. Okay. So, yan ha. But, what you should be learning from Jeremy Bentham is, ito nga, the theory of utilitarianism din. Again, balik tayo ha. Review natin. Classical school. Ang sinasabi sa classical school na ang tao ay responsable sa kung ano man ang act na ginawa niya. Walang ibang pwedeng sisihin. Dahil kung ano yung ginawa ko, I am rational. I am rational enough to decide that I will do this act. Nag-iisip ako nung pagkakataon na yon. Okay, rational ako. Sunod, meron akong free will. Meron akong kakayahan, malaya akong gawin ang kahit anong gusto ko. Okay. At
ang mga ginagawa ko, tinitimbang ko yan. Kung makikinabang ba ako o hindi. Meron bang pain or pleasure? We call this the hedonistic calculus or hedonism principle. Okay? Ulitin ko ha. The hedonistic calculus or the hedonism. Hedonism principle. Pare-parehas lang yun. Yun yung pagtimbang sa pain versus pleasure. Gagawin mo ang isang bagay kasi mas matimbang yung pleasure. Hindi mo gagawin ang isang bagay kasi mas matimbang ang pain. Okay? So, ganito yan. In relation to crime, kunwari ako, may sinaksak ako. So, ang explanation base sa classical school, yung pagsaksak ko na yun, ginusto ko yun. Bakit? Kasi diba rational ako, rational being ako, nag-iisip ako eh. Ikalawa, meron akong free will. Malaya akong gawin yung gusto ko. At tinimbang ko na yan. Mas makikinabang ako sa pagsaksak ko sa kanya kaysa sa hindi. Okay? Yan yung classical school. Naisusulat nyo ba yan? Sana naisusulat nyo ha? Na yan ang pinaka main features or main principles ng classical school. Rationalism. That people are rational, have rational minds. Hedonism. That people calculate pain versus pleasure. Alin ba yung mas matimbang? And that we are rational beings. We think with reason. Nakikinabang tayo sa isang bagay. Rational. Remember yung classification of crimes? Rational versus irrational. Diba? Rational, yung pinag-isipan yung krimen. Irrational, hindi na pag-isipan yung krimen. Or hindi nagamit talaga yung pag-iisip doon sa krimen. Yun yung irrational. And these are crimes committed by those people with mental problems. Okay? Okay. Gets na. So again ha, dalawa yung tao sa classical school. Si Beccaria at si Bentham. Si Bentham naman, yung sa theory of utilitarianism. The greatest good for the greatest number. Okay. Next is the neoclassical school. Pakibasa, lakap, Carlo. Wala, Salcedo, Christopher. Ayan, sige. Low, low po. The neoclassical school, the neoclassical school of thought is continuity of the classical tradition brought about by philosophers who thought of certain modification of the classical thinking. Under the neoclassical school of thought, there are situations or circumstances that made it possible to exercise free will, which are reason to exempt the accused from conviction. Apo. Talino. The neoclassical theory carries most of classical theory. However, there are exceptions, the punishment, and a degree of subjectivity. When assessing criminal responsibility, a characteristic feature of the neoclassical system is the plea bargain, which gives the prosecution and defense an opportunity to make a deal in which the accused will plead guilty in return for certain considerations such as reduced sentence or charge on a lesser crime. Okay, sige. Okay, thank you. Okay, ito muna. Sa neoclassical school, majority naman ng sinabi sa classical ay nasa neoclassical din. Okay, ulit. Majority ng nasa classical school ay bit-bit din sa neoclassical school. May ilang bagay lang na medyo na iba. Okay. So, ang naiba lang talaga dito actually is that children and those that are insane are not responsible for their actions. Kasi 'di ba, sabi sa classical, lahat ng tao ay rational being kasi sa una pa lang alam na nila
kung ano ang tama at mali. Inherent daw yun, di ba? Una pa lang. Pagkapanganak pa lang nila, alam na nila yung tama at mali. Yun yung sa classical. Pero, at sinasabi rin na meron tayong kalayaan na gawin yung gusto natin. So, meron tayong free will. Pero dito sa neoclassical school, sinasabi, yung mga bata at yung mga insane ay hindi sila responsible sa acts nila. Kasi hindi sila rational. Okay? Hindi daw sila rational. Yung mga bata at mga may sakit sa pag-iisip. Pati yung mga wala rin silang free will. Wala silang kalayaan na gawin yung gusto nila. Kasi nga, hindi sila nakakapag-isip ng tama, di ba? So, kung ano man yung nagawa nila ng malaya, hindi nila napag-isipan yun. Okay. Dito naman, sa second paragraph, ang sinasabi dito ay dito nagmula ang plea bargain. Sa next sem, meron kayong subject na the Philippine Criminal Justice System. Pag-aaralan niyo doon kung mula sa pag-aresto, pagkatapos ma-aresto ng isang offender, anong gagawin sa kanya? Ikukulong na ba siya agad o mag-iimbestiga muna o kung ano man? Pero yun nga, yung buong proseso nun mula sa arrest hanggang sa makalaya ang isang offender, pag-aaralan nyo. Dito, sinasabi, plea bargain. Pag sinabi natin plea bargain, may sasabihin, hihingi ng mas mababang parusa yung offender, pero sasabihin niya, guilty siya. Kasi tatanungin ka eh. Mayroon tayong tinatawag na arraignment. During arraignment, the judge will be asking you whether you are guilty or not guilty. How do you plead? Sasabihin ni judge, guilty or not guilty. O ikaw na offender, pag sinabi mong guilty, ibig sabihin, tinatanggap mo na yung charges na laban sa'yo. Pag sinabi mong not guilty, magkakaroon ng trial. So, hindi agad, hindi lahat ng nakakasuhan ay dumediretso sa trial. Okay. Anyway, you will learn that later on. Okay. Sa plea bargain, sasabihin ni offender, sige, sasabihin ko guilty ako, pero babaan nyo yung sentensya ko. Babaan nyo yung kaso. Para hindi na tayo mag-trial, diretso na kulong. Gets nyo yun? Yung kasi ang purpose ng plea bargain, makakatipid kasi ang gobyerno, wala nang trial. Diba? Hindi ka na ihahatid sundo ng nasa BJMP sa korte, o di bawas na ang trabaho nila, diba? So, mas tipid. Okay. Yun ang plea bargain. Okay? Ito. The accused will plead guilty. Sasabihin niya, guilty siya. Anong kapalit? In return for certain considerations such as, eto, reduced sentence, babawasan yung sentensya, or mas mababang krimen. Yan nga, yung nabanggit natin. Okay. So, in comparison, the classicists maintain that humans are totally responsible for their actions. The neoclassicists said, not always, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay responsable ang mga tao sa mga actions nila. They argue that free will can be mitigated by pathology, incompetence, and mental disorder. Na yung sinasabi ko kanina. The neoclassical school does not represent any break with the classical view of human nature. It merely challenges the classical position of absolute free will. Kasi sa classical theory yung kanina, ang bawat tao merong absolute free will. Pag sinabing absolute, total, ni katiting na hindi natin control yung sarili natin, hindi daw ganun ang tao. Pero si neoclassical, yun yung china-challenge niya. Lahat ba talaga may absolute na free will? Paano nga yung mga bata? Paano yung mga may sakit sa utak? Alam kaya nila yung ginagawa nila? Yun. Minsan may napanood ako sa Soko. Alam niyo yun? Yung palabas sa Channel 2. Kay Gus Abelgas yung host. Meron doon. Nag-sleepwalk. Alam niyo sleepwalking? Naglalakad ng tulog. Yes, ma'am. Nag-sleepwalk siya. Tapos, may napatay. Dapat ba siyang parusahan? Sige.
Kahit ano, sagot kayo. Dapat magparusahan nyo, nag-sleepwalk. O, palitan ko yung tanong. Naniniwala ba kayo na may nag-i-sleepwalk? Opo. 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 Ako mismo, nag-i-sleepwalk ako. Dati. May pagkakataon na nag-sleepwalk ako. Anyway, kapag nag-sleepwalk ka, alam mo kaya yung ginagawa mo? Hindi po. Hindi. Really, hindi mo alam. Nakamulat ka, pero tulog ka. Ganun ang sleepwalking. May nabasa akong article dati. Nakalimutan ko na lang kung saan, pero may nabasa ako. Na bakit yung mga nag-i-sleepwalk, hindi sila nababangga? Kasi daw, memorize na nila yung lugar. Yung, kahit kayo, pag pumasok kayo sa bahay ninyo, alam nyo, nasa banda yung sala nyo. Alam nyo saan yung daan papunta sa CR nyo, saan yung daan papunta sa kusina. Kabisado nyo na. Kaya daw yung mga nag-i-sleepwalk, hindi sila nababangga. Nakamulat sila, pero tulog sila. Okay. Yung mga yon, yung nakapatay, may free will kaya siya? Alam niya kaya na nakapatay siya? Yun. Ito yung china-challenge ng mga neoclassicist na hindi lahat ng tao merong absolute free will kasi may mga pagkakataon na walang free will ang tao. Okay. Legal term for sleepwalking is somnambulism. Yun. Legal term for sleepwalking. Yan yung tinipe ko. Somnambulism. Anyway, pag-aaralan nyo yan sa Law 3. Law 3 ninyo. Second year, third year na kayo. Okay? So, tuloy. Because of this, it led to the proposition that while classical doctrine is correct in general, it should be modified in certain details such as children and lunatics, yung mga may problem nga sa pag-iisip, baliw, should not be regarded as criminals and free from punishment. It must take into account certain mitigating circumstances. Kapag ikaw ay lunatic, kapag ikaw ay baliw at napatunayan ng korte na baliw ka, na baliw ka nung pagkakataon na nakagawa ka ng krimen, hindi ka ikukulong sa prison. Saan ka dadalhin? Tingin mental. Sa mental hospital. Sa for those who are criminally insane. Criminally insane kasi nakagawa sila ng krimen habang sila ay may episode ng pagkabaliw. Yun. Okay. So, the neoclassical school maintains the following. Pakibasa, kilantang. The neoclassical school maintains the following. 1. People must be protected from action that would kill them, take their liberty, and violate their privacy. They must never be arbitrarily arrested and must always be informed of the reason for imprisonment. 2. Innocence must be preserved until proved guilty. 3. People okay, yan muna. So, doon muna tayo sa number 1. Familiar kayo sa Philippine Constitution? I assume. May mga, yes, ma'am. Ano ba dito? Gas? Nung ano? Senior high? Opo. I think yung subject nyo ay politics and governance. Tama ba? Yes, ma'am. Politics and governance. Politics and governance. Doon sa Philippine Constitution, sinasabi na meron tayong right to life, liberty, and property. Meron tayong karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng mga possessions. Okay. Kapag ang sabi nga, people must be protected from actions that would kill them. Siyempre, dapat
maprotektahan yung mga tao at kumbaga mapanatili yung karapatan nilang mabuhay. Ibig sabihin yung mga pumapatay ay hindi dapat magkaroon ng lugar sa society. Okay. Wala din daw dapat makakuha ng kalayaan. Of course, maliban na lang kung may nagawa kang ang krimen, ang punishment doon, aalisin yung karapatan mong maging malaya and violate their privacy. So they must never be arbitrarily arrested. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pag-aresto. Hindi porket sa tingin mo mukhang kriminal ang isang tao, aarestuin mo na siya. Yung according to face value. Pagpangit kriminal, di ba? Arestuhin mo siya. Hindi ganun. Kailangan may ebidensya ka talaga na mayroon siyang ginawang paglabag sa mga batas natin. Hindi siya according to face value. Okay? Pag mukhang di naliligo, mukhang itsura niya mabaho. Diba? Itsura niya mabaho. Arestuhin mo siya. Eto, mukhang addict. Arestuhin natin. Hindi pwede yung ganun. Okay. Kailangan may sapat kang ebidensya before making an arrest. Okay. You will learn more about arrest sa next subject ninyo, sa next FEM, yung sinasabi ko sa inyong criminal justice system. Okay. And they must always be informed of the reason for imprisonment. Hindi ka pwedeng mag-aresto o magkulong ng isang tao nang hindi niya alam bakit. Kailangan alam niya. Ina-aresto kita sa salang pagpatay or kung ano man ang drama o ang script mo. Basta i-inform mo siya kung ano ang nagawa niyang mali. Okay. Next, innocence must be presumed until proven guilty. Naririnig niyo to. Sure ako, narinig niyo na to. Innocent until proven guilty. Anong ibig sabihin nun? Hindi porket nasa jail ang isang tao, guilty na siya. Ang tingin natin sa mga taong nasa jail, inosente. Okay, inosente sila. Kailangan mapatunayan mo ng guilty sila. Okay, inosente ang tingin natin sa kanila at kailangan mapatunayan guilty. Hindi yung guilty sila, tapos papatunayan nating inosente. Hindi ganun. Sa Pilipinas, at least, ha, ganun siya. Innocent until proven guilty. So, habang ikaw ay nasa kulungan, kasi meron tayong jail, meron tayong prison. Pag sinabi natin jail, dito yung mga ongoing pa ang trial, ongoing pa ang investigation, doon muna sila. Pero kapag ikaw ay nasa prison na, ikaw ay guilty, sabi ng court. Okay, magkaiba ang jail at prison, ha? O, may ganyan din kayong subject. Corrections. Subject na dyan. Okay, so, you must first be considered as innocent. Habang nasa jail ka, you are considered innocent. At magiging guilty ka lang kapag sinabi na ng korte. Okay, korte lang ang magsasabi ng judgment kung guilty ba or not guilty ang isang tao. Okay. Number 3 and 4, pakibasa. Mabalot. Ano na lang? De Jesus. Ito na lang. Erica. People have a right to reasonable bail and trial by jury. Number 4, it accepts mitigating circumstances. It contends that people are allowed conditional sentences and alternative forms of incapacitation. Okay. Pag sinabi nating bail, Tagalog, ang Tagalog ng bail. Sinong nakakaalam Tagalog ng bail? Piyansa. Piyansa, tama. Piyansa. Lahat ba pwede magpiyansa? Depende po. Hindi pa. Depende. Meron pwede po siya non-bail, di ba? Non-bail. Okay, tama. Ano yun, no? Pwede, pero depende. Pag sinabi nating bail, hindi lahat pwede. Yun nga, depende. Depende yon sa kaso. Kasi merong, nabanggit kanina, may mga non-bailable offenses. Kanyari, kinakasuhan ka ng murder, hindi ka pwedeng mag-bail. Non-bailable offense yun. Okay. Pero kapag pag-bailable naman ng offense, kailangan, ang sabi dyan, reasonable.
Kasi ang piyansa, depende yan sa kakayahan ng isang tao. For example ako, kunwari ha, karpintero ako. Kumikita ako ng, say, 600 pesos per day. Kunwari lang. So, magkano yun per month? Around 18,000. No, around 18,000. Reasonable kaya ang bill kung isiset nila ng 1 million pesos? Tingin nyo, kumikita ako 18,000 per month. Tapos ang bill ko nakaset ng 1 million. Would it be considered reasonable? Tingin nyo? Tingin nyo lang. Uy, sagot. Hindi po. Hindi. Tama, hindi yun reasonable. Kasi malayong-malayong, napaka-imposibleng ma-achieve ko yun. Kahit mangutang ako sa mga kasama kong karpentero, hindi ako makakabuo ng 1 million. Okay. But again, depende yan sa krimen na ginawa mo at depende rin yan sa kakayahan mo. So, maaaring iba ang maging halaga ng piyansa para sa isang karpentero at iba ang magiging halaga ng piyansa para sa isang teacher sa parehas na offense. Okay? Nagdedepende ang judge sa kung ano yung kakayahan mo. Yun yung pinagbabasehan niya sa pagpapatupad ng bail. Okay? And trial by jury. But although here in the Philippines, we do not have a jury. Pag sinabi nating jury, these are common members of the community, of the society, who will judge you. Dito kasi sa Pilipinas, ang meron lang tayo, judge. Siya lang ang magdedesisyon sa kaso. Siya ang magsasabi kung guilty ka or not guilty. In a jury, iba't ibang tao kayo, iba't ibang trabaho, na ang idea kasi dyan, ang principle dyan, na kung ang isang ordinary na tao ay maniniwala na ikaw ay guilty, malamang guilty ka talaga. Ganun. Hindi naman yan iisa. Oo, wala silang law degree. Wala, hindi nila kabisado ang batas. Pero ipit sa pagpapaliwanag ng mga prosecutor at ng mga defense lawyer, maipapakita nila yung mga ebidensya at yung mga jury, titimbangin nila. Mas mabigat ba yung ebidensya ng guilty siya? O mas mabigat yung ebidensya na not guilty siya? Yun ang trabaho ng jury. Madami sila. Okay. Next, it accepts mitigating circumstances. When we say mitigate, to lessen, mababawasan. For example, ang parusa ay 20 years and 1 day to 40 years. For example, pag sinabing mitigating circumstances, may mga circumstances sa kaso na na magbibigay ng credit para bawasan yung parusa. Kasi hindi naman talaga lahat ng pagkakataon ay kumbaga clear-cut ang batas na pag ginawa mo to, ito ang parusa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun. Tulad nga yan, may mga mitigating circumstances. Ginawa niya to dahil self-defense. Napatay niya yung isang tao kasi gusto niyang iligtas yung anak niya na pinapatay. So, mitigating circumstances, self-defense yun. Nililigtas mo lang yung anak mo, di ba? Okay. It contends that people are allowed conditional sentences and alternative forms of incapacitation. Kaya meron din tayong parole, sometimes probation, and others. Okay, next. It holds that people are more often deterred from committing a crime when it is more certain that they will be caught rather than due to the severity of the punishment. Okay? Sinasabi dyan, mas napipigilan ng isang tao na gawin ang isang krimen kapag sa tingin nila malaki ang tsansa na mahuli sila kumpara sa kung ano ang magiging parusa nila. Gets nyo yun? For example, kapag ikaw ay nag-akyat bahay habang gabi, mataas ba ang tsansa na mahuli ka o hindi? Hindi po. Yes po. Mataas ang tsansa.
Hindi. Hindi po. Hindi. Bakit? Hindi po. Kasi tulog ang tao, di ba? Yes, ma'am. Yun. Kadalasan, ganito, di ba? Kadalasan, ginagawa talaga ang krimen tuwing gabi kasi ang tao tulog na, hindi na masyadong alerto, wala nang mang matinding bantay. Yun. So, sabi nga, ulitin ko, ang isang tao na napipigilan sila gumawa ng krimen kapag mas mataas ang pag mas mataas ang chance na mahuli sila. Kaya yung akyat bahay, hindi sila gumagawa ng krimen tuwing umaga kasi mas mataas yung chance na mahuli sila sa umaga kumpara sa gabi. Kaya majority ng akyat bahay gabi. Gabi gumagawa ng krimen. Okay. Kumpara daw sa bigat ng punishment. So regardless kung mabigat ang punishment o hindi, ang tao nagbabase pa rin sa kung gaano siya, kung ano yung chance niya na mahuli. Okay? Kaya, alam nyo ba, sabi, may mga studies na ang death penalty hindi naman talaga nakaka-contribute sa deterrence. Kumbaga, hindi naman talaga napipigilan ang tao na mang-rape kung magiging death penalty na ang parusa. Ano lang ang pipigil sa kanya? Kung siya ay mahuhuli o hindi. Yun yung ibig sabihin din dito sa number 5. Regardless kung ano, kung gaano kabigat ang parusa, hindi niya gagawin yan kung mas malaki ang chance ang mahuli niya. Mahuli siya. Okay? It has less of a punitive tone and seeks to rehabilitate people than to punish them. Yan ang sinasabi sa neoclassical school na hindi daw talaga punishment ang gusto ng mga neoclassicists. Ang gusto nila, ma-rehabilitate ang tao. I think I've mentioned this before na criminals or offenders are considered sick people. Okay. I-discuss din natin yan sa susunod na school sa positivist. People are, criminals are considered sick. And what do? To sick people, you treat them. Diba? Kung may sakit, dadalhin sa ospital para pagalingin. Ganun din daw, dapat ang mga offenders, dapat silang pagalingin, imbis na parusahan. I-treat mo sila. Yun ang sabi dyan sa neoclassical. Okay. And last for the main schools of criminology. And last then for today is the positivist or the Italian school. So the positivist school of thought was a social movement that existed during the mid-1800s and early 1900s. The part of it was positive, was the forward-looking attitude towards social and personal betterment of society and human nature. The term positivism refers to a method of analysis based on the collection of observable scientific facts. This was the first criminological school which used science in explaining criminal behavior. Gumamit sila ng siyensya. Hindi tulad nung iba, based on observation, based on personal beliefs, based on personal philosophies. But in the positivist or Italian school, gumamit sila ng science sa pagpapaliwanag kung bakit criminal ang isang tao. Okay? Its aim is to explain and most importantly, predict the way facts occur in uniform patterns. Positivism is the basis of most natural sciences and positivist criminology is the application of positivist methods to the study of people. Okay. Pakibasa. Manalang. Jake. Sometimes it called the Italian school of thought because of its composition, which are mostly Italians who agreed that in the study of crime, the emphasis should be on scientific treatment of the criminal, not on the penalties to be imposed after. Positivism is the search for other multiple factors as just cause of human behavior.
It represents a distinct shift from a focus on law and crime control to inner workings of the criminal mind and what makes it tick. The positivist school of thought maintains the following. That crime, okay, number one, that crimes as any other act is a natural thing. Okay, okay, sige, okay, okay, thank you. Okay, so, ang sinasabi dito, the study of crime, in the study of crime, the emphasis should be on scientific treatment of the criminal. Paano natin pagagalingin ng criminal scientifically? At hindi dapat parusa ang ibibigay sa kanila. Okay? Paggamot, hindi parusa. Yan ang sinasabi sa positivist school. Okay. Sabi nga, ito. It represents a distinct shift from a focus on law and crime. Hindi na tayo nagbabase talaga sa batas. Control to the inner workings of the criminal mind and what makes it tick. Ano raw ang nagpapagana sa ating pag-iisip sa isang criminal mind? Ano yung mga bagay na yan nga, what makes it tick? Ano ba yung mga bagay na interesado yung or ano ba yung mga naiisip ng isang kriminal? Ano ba yung nasa isip niya? Bakit niya nagawa yung isang krimen? Yun dapat daw ang pag-aralan para maging appropriate yung treatment natin sa kriminal. Di ba? Parang ang doktor, hindi naman porket tatlo kayong may ubo, pare-parehas na kayo ng gamot. Siyempre, titignan niya pa isa-isa kung ano ang appropriate na treatment sa'yo. Baka naman allergic ka sa ganitong gamot. So, hindi pwedeng ito ang ibigay ko sa'yo na katulad ng sa iba. Diba? So, again, it is individualized and this is not a punishment. It is a treatment. Yun daw ang dapat ibigay sa mga criminal. Okay? Yes, Hipolito. Nag-raise ka ng hand mo? Napindot lang po, ma'am. Ah, okay. Sige. Okay. Gavino, pakibasa? Yung first two. Wala. Santa Maria. The crime as any other act is a natural phenomenon and is comparable to disasters or calamity. Two, the crime are social and moral phenomenon which cannot be treated and checked by the imposition of punishment by either rehabilitation or the enforcement of individual measures. Okay, pwede na yan. Thank you. Okay, sabi, sa number one, ang krimen daw ay katulad ng mga natural disasters, mga kalamidad. Ito, masasabi mo ba kung kailan lilindol? As in yung exact time? Hindi pa. Hindi. Masasabi mo ba kung kailan babagyo? Hindi rin. Pero din daw ang crime. Although, I understand, andyan ang FIVOCs, andyan ang PAGASA, pero yung eksaktong sa pinaka-time, di ba? Hindi talaga. Minsan nga, di ba, may mga joke na wala ng pag-asa sa pag-asa. Kasi nga, sasabihin uulan, tapos biglang mainit. Kaya sasabihin mainit, tapos maya-maya umuulan. Kasi nga, hindi naman ito talaga mapipredict ng saktong-sakto. Ganun din daw ang crime. Para daw siyang natural phenomenon. Ito ay yung kumbaga, hindi mo maaalis at hindi mo rin alam kung kailan mangyayari. Okay. Number two, sabi, crime as a social and moral phenomenon cannot be treated and checked kapag nagbigay lang tayo ng punishment. Hindi natin maaalis
yung pagkakriminal ng isang kriminal kapag pinarusahan lang natin siya. Ano daw ang dapat gawin? Kailangan silang i-rehabilitate. Or the enforcement of individual measures. Katulad nung sinabi ko sa gamot, di ba? Hindi porket pare-pares kayo may ubo, iisang gamot lang ang ibibigay sa inyo. Magkakaiba kayo. Titignan kayo isa-isa. Sa loob ng kulungan, may iba't ibang programs. May spiritual program, educational program. Kung ikaw ay, kunwari, ikaw ay doctor, doctor of medicine, tapos nakapatay ka, tingin nyo, kung nasa kulungan na siya, dapat ba siyang bigyan ng educational program? Tingin nyo. Doktor ha, medical doctor na nakapatay. Dapat ba siyang bigyan ng educational program? Sagot. Hindi po ata. Hindi na. Bakit? Ano pang ituturo natin sa kanya? Doktor yun eh. Diba? Kung ikaw ay nakapatay at ang natapos mo lang ay grade 3, dapat ka bang bigyan ng educational program? Yes po. Yes. Yun. Sila yung mga dapat bigyan ng educational program. O, dun sa examples natin, pareha silang nakapatay, di ba? Pero magkaiba ng program ang ibibigay sa kanila. Kasi nga, is pag-aaralan pa sila ng individual. Kaya sabi, individual measures at rehabilitation dapat. Baka kaya ito nakagawa ng krimen kasi hindi siya makakuha ng maayos na trabaho kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Majority of criminals were not able to finish high school. Yun. Kaya sa loob ng kulungan, may school. Siyempre, depende rin. Kung college graduate ka, hindi mo kailangan nun. Okay. Okay. Next. Antonio, pakibasa. Yung ano pa, ma'am, that crime. Asa na ba tayo? Ako, ma'am. No, number 3. 3 yan. Oh, nakikinig ka kasi, ha? Oh, tuloy mo na, Antonio. The most serious crimes were committed by individual who were primitive or atavistic, that is, who failed to evolve to a fully human and civilized state. Okay, yan na muna. Have you heard of the theory of evolution? Charles Darwin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Na kayo daw, kayo ha, ayoko eh, kayo lang. Galing daw, kung ninuno nyo daw unggoy. Basta ako hindi, kayo lang ha. Ayun, sabi ng Daddy Darwin nyo, ang tao daw ay galing sa unggoy, primitive, mga primates. Ah, hindi, damay-damay, kayo lang. Mga estudyante lang. Ayun. At ito yung mga, ito sila Homo sapiens. Yun, yung mga lahin ninyo na yun. Okay. Ang sabi ni positivist theory, ang mga kriminal, sila ay mga, yung mga kriminal na nakagawa ng serious crimes, yung most serious crimes, sila daw ay hindi nag-evolve. Diba? Parang Pokemon lang. Hindi sila nag-evolve. Kumbaga, diba, I forgot yung pinaka-first, basta merong Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien, and then yun na yun. Diba? Yung criminal daw na nakagawa ng most serious crime, kumbaga, natigil yung pag-evolve nila. Hindi daw sila naging fully human. Kaya may katangian sila na malahayop. Gets nyo yan? Kaya sila criminal kasi nga may katangian silang malahayop. Hindi daw naudlot yung pag-evolve nila. Yung mga ninuno nyo. Okay. Yun yun. Again, these are the primitive or atavists.
tinatawag sa kanila mga atavist. Atavistic is an adjective. Tinutukoy yung mga atavist. Okay. Ito yung mga taong hindi nag fully evolve, kaya criminal. Okay. Next. Pakibasa. Hipolito. Number 4. Marvin po or Rusty? Ikaw, Marvin. The crime resulted not from what criminals have in common with others in society, but from their distinctive physical or mental defects. Okay. Ang mga criminal daw ay naiba sa society dahil sa ano? Physical. Dahil dito. Dahil sa physical or mental defects. Therefore, yung mga pangit talaga, criminal yan. Okay. De, ang sinasabi dyan, may certain physical features yung criminal na pare-pareha sila. Kunyari, ang isa dun sa mga physical features na yun, mahaba ang braso. Yung, kumbaga, di ba, syempre may average na size ang braso, depende sa height mo. Pero kung, kunyari, ito ang height mo, tas hindi normal yung haba ng braso mo, ng kamay mo, yun. Isa daw yun na physical defect na magsasabi, ikaw ay criminal. Ano pa? Receding chin. Yung malaunggoy talaga ang itsura. Malaki yung tenga, pag ganun yung baba, tas medyo pag ganun yung tawag dito. Basta, imagining yun na lang, yung mga unggoy. Yun. Mukhang unggoy. Kasi nga, diba, balik tayo sa number 3. Etong mga taong to, yung mga criminal daw, hindi sila nag-fully evolved. Hindi nagtuloy-tuloy yung pag-evolve nila. Kung napigil, yun, dahil may katangian silang malahayop, kaya sila naging criminal. So, etong number 4, sinasabi dyan, kaya hindi sila kaya sila naiiba. O malalaman din natin na naiiba sila dahil sa kanilang mga physical defect. Kaya ano, mahirap talaga maging pangit. Mapagkakamalan ka. Good luck sa inyo. Okay. Next. Ineda, Nico. Yes, ma'am. Basta. The demand to facts and scientific proof of determinism. And number 2, where our body and mind difference between people of this the means rea or reasons for committing crime and important. Okay, thank you. So some of the defining features of the positivist school are the following. First, the demand for facts, for scientific proof. This is called determinism. You will determine something based on science. Hindi pwedeng naisip. Yun na nga, hindi pwedeng ito bata, kaya hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi siya ganun. Kailangan patunayan muna with science. Ganyan sa positivist. Again ha, sinasabi ko, kaya naging sikat din ang positivist school dahil ito ang pinakaunang theory na gumamit ng science sa pagpapaliwanag ng kriminal. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung pati yung itsura, pinag-aralan nila na pag ganito ang itsura, malaunggoy, criminal. Okay. So yun, the demand for facts. Kailangan patunayan ng siyensya na ikaw talaga ay may ganitong katangian, kaya ka criminal, kaya ka naging criminal. There are body and mind differences between people. Magkakaiba ang katawan ng tao, magkakaiba ang pag-iisip ng tao. Kaya nga, balik tayo dun sa nabanggit natin kanina, kaya ang pag-treat
sa criminals should be individualized. Hindi pwedeng isang gamot para sa lahat. Okay. Next, punishment should fit the individual criminal, not the crime. Again, katulad ng explanation natin dun sa doktor tsaka dun sa nakatapos lang ng grade 3. Ito yun. The criminal justice system should be guided by scientific experts. Sino tong mga experts na to? Tayo yun. Kayo in the future. Criminologists, di ba? Sino pa? Lawyers. Criminal justice professionals. Criminalists. Yung mga napag-aralan natin ng prelims. Sila. Sila ang magiging expert. Okay? But they are scientific experts. Okay, mga scientists. Sila daw dapat ang magbigay ng gabay sa mga nagpapatakbo doon sa ating criminal justice system. And that criminals can be treated, rehabilitated, or corrected. Wala daw kriminal na hindi magagamot. Kasi diba, pag may hindi na magamot, ano ang kadalasang nangyayari? Pinapatay na lang, diba? For, ano sa hayop? Pag may sakit na, ni-euthanize na sila, mercy killing, para hindi na mahirapan, papatayin na lang. Ang criminal daw, hindi ganun. Wala daw criminal na incurable. Lahat daw ng criminal ay pwedeng magamot. Kaya hindi daw dapat patayin. Kasi kaya namang gamutin. Okay? Okay, so let's wrap it up. Yung three schools na pinag-aralan natin today is the classical school, neoclassical school, and the positivist school. Sa classical school, sinasabi, people are rational thinkers. Alam nila ang ginagawa nila. Meron silang free will na ginusto nila yung ginawa nila kasi may kalayaan silang gawin ito. Okay? Doon sa... At ang actions ay tinitimbang ng pain versus pleasure or what we call hedonism or the hedonistic calculus or hedonistic principle na ang tao ginagawa ang isang bagay kasi mas matimbang yung pleasure doon kesa sa bigat ng pain. Okay, yun yung classical. Yung mga tao na involved doon ay si Cesar Beccaria, the father of criminology, and Jeremy Bentham, the father of utilitarianism. By the way, it was Jeremy Bentham who introduced the principle of hedonism. Okay. Also, it was Jeremy Bentham who designed the panopticon prison, all-seeing prison made of glass, na circular, but it was not made into fruition because it was too expensive to be made. Okay. Next school is the neoclassical school. Dito, sakop niya naman lahat ng nasa classical, except na children's and lunatics should not be liable for the acts they were able to commit kasi wala silang total free will. Hindi talaga sila responsible sa lahat ng acts nila. Okay, children and lunatics, yun lang ang kaibahan niya sa classical theory. And the positivist theory, ang sinasabi naman dito na ang criminals should be rehabilitated. Na lahat ng criminal ay may pagkakataong magamot kaya hindi sila dapat patayin. At ito rin ang pinakaunang theory ng criminology na ginamit ang science sa pagpapaliwanag kung bakit nagiging kriminal ang mga kriminal. Okay? The persons responsible for the positivist theory will be discussed next week. Okay. Questions?